number one, change oil muna tayo, saka change transmission fluids. Yan, yan. Sila yung nag-change oil ng jimny ko, no? Yan, shoutout sa inyo. Chillin ang number one. Porsche Cayman. Tiyo, po, pangarap ko to. Porsche 911 Turbo. Bagay kaya sa akin, bro. Tapos sa pagkakaalam ko, ito yung jimny na matuloy na yun. JDM number one. Ayan, nandito tayo sa Autoplus. Dami mga kotse dito, astig, ano? Pero mas astig dyan, yung Luis Go, ano? Hello, hello. Ayan, Luis Go, ano? Kumusta dyan? Okay naman. Oh, yung trabaho natin yung Yaris ngayon, isa ba? Kung nanonood kayo ng mga video natin, ano? Yung Yaris ni Luis, yan ang napakabilis na, ilang seconds ba, ilang minuto ba sa Clark yan? Sa Clark ngayon, 2:08 yung oras natin. So, parang all-time sa official list, nasa number 13, gano'n. Yung Yaris natin ngayon. So, very basic pa yung setup niya eh. Stock turbo, nakapalit ECU, palit preno, suspension, intake, mga basic lang. Best effort tayo na gumaan yung kotse without sacrificing anything na, yung hindi na mababalik. Kung ano lang tayo ibalik. Ilang seconds babali yung hinahabol natin dyan? Well, sana matalo with best effort. Pero 10 seconds pagitan ngayon. 10 seconds? Mahirap pero... Malaki yun eh, no? Pagdating sa racing. Malayo talaga. Kaya ba? Sana. Kung talaga natrabaho natin na maayos, tapos yung driver maayos, kaya. Ayan. Oh, basta abangan nyo, 6 months from now, di ba, inaayos pa ni Luis. Siya mismo gumagawa. Hindi natin kung aabot. Abangan natin yan. Pero meanwhile, itong mga kotse yung magaganda ito. Pwede mang isa-isahin natin. Pakita mo sa amin. Sure. Alright. Sa tayo simula. Ito. Kamukha ng kotse mo. Well, itong Yaris, pantasin ng tatay ko. All-stock lang. Hindi ka ganito. All-stock, wala pang ginagalaw dyan. Right now, biniyahin ito nasa 60. 60 kilometers lang. Tinagas namin. Tapos. Tinago nyo na. Parang magandang dagdagan ng konti ito. Gawin natin mga 1,060. Ibagyo natin, balikat. No? Sakto, nasa upper pa dato yun. Yeah. Oh, factory fresh, no? Kasi, alam mo yung Toyota, konti lang nilabas nilang ganito sa Pilipinas. Mga bilang, mabibilang ba? Parang, alam ko, mga halos 100 units. Eh. Oh, 100 so, units. Thank you kay Mr. Costco Oven. Bigyan kami ng unit. Plastic to dati. Baka magkaroon ng thumb part. Magalit si boss. Siyempre, pinag-reserve niya, no? Ito parang ano, sariwang-sariwa na untouched, 60 kilometers lang. Ayan. Ayoko galawin ang mga thumb part. At ito, sa likod ko. Ito yung Ford GT. Ford GT, guys. Sura pa lang. Wow, ang mga curbs. Ito, ginagamit nyo ito. May ano eh, RFID. Oh. Wow! From 2005 to nasa amin. 2005 to? Parang kinis pa rin, ano? Ha? Kita ba sa camera natin yan na maganda? Atras ka pa nga konti para makita yung full... Tapos sana may side view, no? Ayun, ha? Boss Go, no? Patry naman ito, Boss Go. Ha? Gulong pa lang, oh. For competition use only. Tatayo tayo sa gilid nito, baka mahigop kayo nito. Huh? Na-drive mo na to? Oo, sa Clark. Kamusta naman? Malakas talaga. Kung yung Yaris sa main street ng Clark, maabot ako 210. 210? O, kilometers per hour. O. Tapos yung Lotus, mga 230. Aha. Yung drift car namin, maabot 250. Ito, umabot 320 sa straight. 320 sa straight? Yung Clark.
Sinubukan ko yan sa Suzuki Swift. Ang inabot ko, 110. Basta yun yung normal na coach nyo, mga ganun lang, ha? 3, ilan? 320. 320. Hindi ko kaya. Sa ano yan, eh? Sa SCTEX, eh. Speeding. O, yun. Handling niya, medyo parang barko lang. Ah, gano'n? Talaga, pag pinapakan mo, maangat yung harap, eh. Pagpaligo na, medyo makapapray ka na, gano'n. Oo. Oh, hindi naman. Parang funky lang, gano'n. Alam mo, hindi gano'n kakapit, pero swabe lang. Hindi naman matigas yung clutch. Hindi matigas. Malakas ba kasagas yan? Oo, malakas. Okay, okay. Pumuta na natin. Hindi, okay lang. Pumayaan. Okay, okay. Pumayaan na. Eh, ito na ako ito, di ba? Yung pinto nito parang wind, gano'n? Hindi. Yung kailangan buksan ha, baka tumama dun eh. Umubukas siya, pero pagano'n. Ayun! Di pwede sa mall. Oo. Ha? Gapang palabas eh. May katabi ka sa mall, nagapang siya palabas. Gano'n, gano'n. Okay, kaya pag magmo-mall sila, madaling araw pag ito yung target. Wala pa naka-park. Okay. Ito, ganda. Ano to? Ito yung ano, McLaren 570 na GT4. McLaren guys, McLaren. Oh. Okay. Wow, cardboard body. So, Pinas, nag-iisa lang to. Kasi full race car siya eh. Mm-hmm. So, pati sa ibang bansa, bihira ka makakita ng ganito sa alsada eh. So at least dito na gamit natin sa kalsada, naka-register siya, ganoon, may plaka. So, complete equipment niya yung roll cage, yung salakuan, tapos fuel cell nasa likod ng kuan. Kaya amoy talaga gas yung ano eh. Yung gas? Oo, yung... Yung ano, yung pagkaamoy gas niya mabango, no? Hindi yung tipong pagkotse natin parang amoy masusunog, ano? Nag-aalo yung carbon fiber tsaka gasolina. Okay, ganda. May mamahaling gas. Tarawin natin. Kapakita mo yung pool. Hindi ba siya mga Isuzu Highlander, di malaman kung ano yung pangbukas. Ilang horsepower to, sir? Sa totoo lang, di namin alam eh. Kasi ang GT4 na race car, parang naglalaro yan sa 350 to 400. Pero sinabi namin, unrestricted. Mm-hmm. So, di pa nadadyno eh. So, tansya namin mga 570 to 600. Ito, hindi ito yung, kumbaga, nabibili sa showroom ito in order. Oo, kailangan ma-prove mo na may racing team ka para mabigyan ka ng unit. Parang ganun. Ito, for GT, ilang horsepower ba ta? Ito? Almost 1,000. Parang ganun. Si Astro Boy, guys! Astro Boy, 1,000 horsepower. Grabe, no? Supercharged yan? So from factory naka-supercharged pero parang dinoble yung laki ng supercharger. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos methanol injection, intake okay. Computer. Kumbaga in Autoplus na. Ayun no, yung ano? Cambio. Oh, ha, work of art guys oh. Grabe din mo to. Ano to? Radiator. Ano, hangin pupunta rito sa radiator. Bugang pa ganun. Tapos yung maganda dito, dahil diba race car siya, ang laki ng mga cooler kahit nasa traffic di umiinit eh. Ayun. Lalo na pag sa truck, bababa pa yung temp. Pag ganito yung dala mo, hindi ka ba nire-reban ng mga Honda dyan, yun ang mga naka-Lancer, gano'n? O makita lang nila, oh shit! di pa naman. Oh, alright. Ay, ito. Gusto ko to. Evo 5 RS. Ang pinaka-fresh na Evo 5 sa balat ng lupa. Ano ang sikreto nito, sir? Well, itong kotseng to, noong 2001, si Uncle Manuel Gosheng, first owner. Mm-hmm. Nung nakuha niya to brand new, yung kwento doon, tinaandar niya sa Autoplus. Okay. Tapos pinatay niya agad. Okay. Tapos siyempre, tinanong saan niya parang, oh, ano problema? Bagong-bago kotse mo, highway drive. Sabi niya, hindi, tanggalin yung makina. Bakit? Salpak na yung bago. Ano? So from the day nakuha niya, tanggal makina, kinabitan ng crate engine, Motec, ganun, street interior. Parang 600 plus wheel horsepower siya dati. And
at one point ito yung Philippines fastest sa quarter mile. Ilang oras doon? Ilan yung oras na 600? Parang 10.6, no nitros. 10.6, kabago-bagong kotse. Okay. Pero ngayon, well, nakalipas na, back to stock na yung makina, yung mga tumalining, mga insulation, lahat pinalitan brand new. Mga hose, ganun, fuse box, lahat ng pwede hanapin na brand new pa para ma-restore. Mm-hmm. Kasi parang naisip namin, tong kotse, ano, kumbaga na-fulfill na niya yung potential niya eh, dati. Mm-hmm. So ngayon parang time na niya magpahinga, parang ganun. Lala siya kailangan patunayan. Oo. So balik stock na siya. Interior, yung mga roof liner, ganun. Palit na. Steering wheel bago. Yun. Ano lang nilagay lang ng takip yan. Para pag si Luis kinalikot niya yung GR Yaris niya, hindi malagyan ng oil yung dipihit. Ayan o. Kasi RS, yung mga GSR, yan yung mga parang power. Ito yung talagang pang racing. Maiksi lang yung gear ratio, close gear ratio to. Yun, no? Para sa... Pero ito, na-track mo na to. Hindi pa. Hindi pwede galawin. Oh, dito pwede madumihan. Ayo, pwede madumihan. Maybe nila to. Ang pakpak. Iba yan, guys. Oh. Kasi flat lang yung sa normal. Eh. Ito may parang... ano to? Winning tunnel. Eh. Thank you. Ito kay Uncle Manuel din. Partner natin siya sa Autoplus. Eh. Uncle Manuel, patingin ko chim niya, sir. Ha? Sa kanya din yung ano R35 na full carbon. R35. Oh, tapos yung R34 dati yung sa shop. Oh. May vlog dyan si Uncle, di ba? Follow ko yan eh. Ah, oo. May vlog yan, di ba? Ito yung link sa vlog ni Isar. Tignan mo, pala ito, carbon oh. Ha? Carbon, Dodi. Ha? Akin nga, 2x2 lang minsan eh. 675LT. Anong tawag sa kulay na ganito? Papaya orange ata eh. Papaya orange. So, ang special dito, 675LT siya, pero vehicle prototype 433. So, ito yung ginamit na test car ng McLaren dati, nung binidevelop yung 675. So, ito talaga mismo yung prototype? Yan mismo? Oo, may letter siya, certification, tapos yung booklet. Yung mga picture nung may camouflage ganun, nakapaklas yung dashboard. Ba't hindi nalang mini-museum to? Ayun nga. Parang lima yon. So far, alam namin dalawa eh, counting ito, na nakalabas sa public. Okay. Tingnan mo saan, pambukas ng pinto oh. Dito, soft touch yan. Kasi aerodynamic pagka nilagay nila doorknob na ganun. Well, ngayon, aayusin natin yung ano, intake ducting. So, sorry. From yung roof scoop, may channel yan, papasok ng airbox para functional. Galing sa bubong. Ayan. Tapos gagawan natin nung papasok. Kanina nung tinuturo ni Luis na may intake ducting dun sa loob, bakala ko yung hininga ng driver, hihigupin pa ng engine eh. Ganda. Okay. Ito ginagamit to, di ba? Oo. Niro-road trip nila to, papuntang Tagaytay kasi merong mga RFID, no? 675LT. Ilang horsepower daw yan sa... Probably 675. Kaya 675LT. Ano ba, no? Baka engine size. Ito yan, ginugel ko. Ito nasa, no? Nasa screen. So ang laki. Special dito, normally 5 holes to eh. Mm. So yung mags na kinabit niya, pang McLaren Senna. So para makabit to, pati yung rotor, palit, ganun, yung parang hub. Para ito na lang. Oo. Paano pag nablatan siya, may jack bomb para dyan? Meron siya tool eh, yung adapter okay. Na kinakabit mo sa normal na... So pag naflatan siya, pwede pa rin sa vulcanizing kasi mayroong adapter. Hindi siya masaflatan siguro lang, ano? Laki! Tignan mo! Parang yung pizza na pinakamalaki na... Diba? Ito pang racing lang to. Parang slicks ba tawag dyan? Semi-slicks. Semi-slicks. Hindi pwedeng normal na gulong dyan, ano? Parang padudulasin lang siguro niya. Oo. Rear-wheel drive lang to? Yes, rear-wheel drive. Scary ba mag-drive ng ganyan, rear-wheel drive, tapos ganyan ka-powerful? Oh, nasa gitna pa nga eh. Well, yung ganito, naka-design siya for, ano,
talaga para magamit ng tao, ganun. Matalino yung kotse, yung computer niya. Kahit anong apak mo, hindi basta-basta magwawala yung kwetis. Pero pwede off yun kung medyo wild ka, matapang ka. Oo, pwede yun. Dapat makakatulad mo siya. Ganda ng mga kotse mo, pa. Thank you, ha. Awkward. Awkward, kaya may take two. Okay, so maraming salamat sa pag-tour sa atin ng mga kotse mo. Ayan, tutulungan ka namin ibalik sa plastic yan. Grabe, Mr. Luis Gono, let's wish him all the best sa endeavor niyang maging number one sa Clark. Sa BRC. BRC, medyo natatakot ako sa BRC eh. Ah, iba bang animal ang BRC? Oo, puro pader eh. O, yun. So, within 6 months or kung kailan man niya matripan na taluhin yung record, good luck sa'yo. Thank you. No? Autoplus, number one. Tsaka JDM, number one. JDM!